pinagpala tayo ng Diyos. Pinagpala tayo ng Panginoon. Amen. Okay. Good evening po sa bawat isa. Pakingitian po ang inyong katabi. Yung mas magandang ngiti naman na nakaka-encourage. Na pag nakita ang ngiti mo ay lalakas. Are you blessed? Amen. God is good? All the time. God, all the time? God is good. Tunay nga po mabuti ang ating Panginoon at sa gabing ito, patuloy po niya ipinaparana sa atin ang kanyang pong kabutihan. Yan. So, i-welcome po muna natin yung ating pong mga bisita sa gabing ito. Yan. Atin pong i-welcome ang invited po ni Jessica, si Jonelle Irandio. Asan po si Jonelle? At saka si invited naman po ni Salvador Aquino, si Sarah Joy Aquino. Andun po sa likod. Sarah Joy, what's up? Welcome po natin mga first-timers dito po sa ating, sa Ignatius for Jesus Church. Ang ating pong panambahan na ginagawa every Sunday, ang nais po natin talaga ay mabigyan ng kanwalhatian, kaluguran, at talagang sambahin natin ang ating Panginoon. At ito po ang nais niya. Sama-sama po tayo na talagang humarap sa Diyos at talagang ipakita sa Kanya ang ating pagmamahal. Sabi po sa iyong katabi, totoong mabuti si Lord. I-welcome po natin siya nga pala, si Angel at saka si Tatay Mario. Medyo matagal-tagal na natin, hindi nakikita po. At saka si... Ate Gina? Ayun! Iyamin ko pala. Welcome! Yan, balita ko. Babalik ulit sila sa Dubai ba? Dubai? No. Yan, praise the Lord. At muli namin kayong nakasama sa atin pong panambahan. Hallelujah. Alam niyo po kanina, as we worship God, dapat na i-treasure natin o talagang bigyan natin ng halaga every time na pumunta tayo sa lugar nito. Kasi talagang merong ginagawa ang ating Panginoon. Amen? Kayo ho ba? Ano ho ba ang rason kung bakit pumunta kayo dito? Yan. Bakit ho ba kayo nandito? Kung sa tayo po isa-isa, no? Iba't iba ang mga sagot natin, syempre. Yan. Pero, malamang ang marami sa inyo ang isasagot ay ano kaya ang sasagot? Tayo ay pumunta rito para magpasalamat, sambahin si Lord. Kaya nga Sunday worship service di ba pag sinabing Sunday worship service araw ng Linggo, sasamba tayo para meron tayong gawain para sa pagsamba. So the main reason kung bakit nandito tayo is to worship our God. Amen? Now ang tanong, totoo ba na nag-worship tayo sa ating Panginoon? So ang topic po natin for this whole month of October ay about worshiping God. Kumbaga, ano ba yung mga malalalim pa na dapat nating maunawaan patungkol sa ating pagsamba sa ating Panginoon? Sige po, buksan natin ating mga Biblia sa John chapter 4. John chapter 4, 1, kabanatang 4, simulan po natin sa talatang 23-24. Actually, ito pong book of John, chapter 4. Maganda po na basahin po natin ito kasi talaga meron pong importanteng mahalagang mensahe sa atin, ang ating po Panginoon sa pamamagitan po chapter na ito about worship. Yeah. Pero basahin lang muna natin ito munang 23 and 24 kasi yun po ang pinaka-main text natin. Ang sabi po dito, subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba minanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, meron pong kapahayagan ang Panginoon. Meron po siyang gustong ipahayag sa atin sa pamagitan po ng kalatang ito patungkol po sa pagsamba na nais niya. So ating pong pag-uusapan is about acceptable worship. Ano po ba yung katanggap-tanggap o nais na pagsamba
na gusto po ng Diyos na makita mula sa atin. Tayo po ay nandito para sumamba sa Kanya. So ang tanong, nakikita ba talaga ng Diyos na talagang tayo ay sumasamba? Katulad nga po ng sinabi natin, nandito tayo to worship our God, di ba? Kaya tayo pumunta rito para sa atin pong Diyos. Kaya lang, minsan, meron pong nangyayari o meron tayong ginagawa na akala natin gusto ni Lord, akala natin napapangiting natin siya, pero may mga panahon pala na hindi. Kasi iba yung ginagawa natin sa sinasabi natin. Iba yung ginagawa natin sa pagkakaintindi natin. Lalong-lalo na po patungkol sa pagsamba. Kaya sa oras pong ito, patuloy po nating aalamin yun pong mga mas matataas. Kasi gusto po natin, we want to move into a higher level of worship. Nandito po tayo sa ating pong panambahan. Gusto po natin na mas maintindihan pa talaga natin yun pong gusto ng Diyos na magawa natin, lalong-lalo po sa ating pagsamba sa Kanya in our personal lives and even dito po sa corporate worship natin. Ito pong sama-sama na pagsamba natin. And we want to move into a higher level of worship. Yun po bang pagsamba na hindi mo pa nagawa noong isang linggo? Kasi dapat po merong ganong desire sa puso natin na we're desiring more from God, di ba? Sino hindi nagpipray na gusto talaga ninyong i-bless kayo ni Lord? Gusto niyo ba i-bless kayo ni Lord? Di ba? Gusto natin i-bless tayo ng Panginoon. Now, yung blessing na binibigay sa atin ni Lord, minsan, kunwari, example, humingi tayo kay Lord na ano bang madalas yung hinihingi kay Lord? Ano madalas yung hinihingi kay Lord? Gusto ka, pera daw. Pera. Yan. Diba? Meron tayong hinihingi mula sa Kanya. Ngayon, doon sa paghingi natin kay Lord, pansinin po ninyo. Pag naranasan nyo na ang isang bagay, parang you want more. Higit pa doon. Tama? Naghingi kayo na, kunwari, may hiningi kayong, humingi kayo ng trabaho. Tama? Binigay ni Lord ang trabaho. Tapos humingi ulit kayo. Lord, promotion naman. Kasi, nakapag-work na ako eh. Diba? Sinagot na ni Lord yung pray natin na nakapag-trabaho. So, promotion naman. O kaya, Lord, yung sweldo ko na 5,000, so lang, tumaas na po siya next year. O kaya, tumaas siya. Di ba tayo madalas gano'n na gusto nating mas pa doon sa naranasan natin o binigay sa atin ng Lord? We're expecting more from God. Tama? Tama ho ba? Ganun ba tayo kung mag-pray? O nga, di ba? Totoo naman po. Yun yung gusto natin. More from God. Yan. Alam niyo po, dapat ganun din yung design natin na pagsamba sa ating Panginoon. Kasi si Lord, naghihintay din. Hinihintay din ni Lord yung more worship. Gusto rin niyang makita mula sa kanyang mga anak yung pagsamba na hindi pa natin naibibigay noong isang linggo. Kasi naniniwala po ko, meron ka pang pwedeng ibigay sa kanya na hindi mo pa naibibigay. Amen? At hayaan po natin na sa gabing ito, sa atin pong, sa mensahe na bibigay sa atin ng Diyos, ay patuloy siya magpahayag sa atin para yun pong pagsamba na binibigay natin sa Kanya ay maging katanggap-tanggap sa Diyos at saka dumating tayo doon sa higher level of worship. Yun pong pagsamba na hindi pa natin na ibibigay sa ating Panginoon, pero kaya po natin ibigay. So simulan po natin sa pag-define kung ano ba yung worship. Ano bang ibig sabihin ng pagsamba? Okay, definition of worship. Sa dictionary po, ang ibig sabihin po ng worship ay to show profound religious devotion. Pagpapakita ng devotion sa isang relihiyon o pananampalataya. Kumbaga, tayo ay pumupunta sa isang simbahan, tayo ay pumupunta sa isang lugar na pinapakita natin yung ating pong pananampalataya o yung paglapit sa ating pong Panginoon. Pangalawa, to have intense love and admiration. Pagkakaroon ng pagmamahal o paghanga. Pinapakita mo ang iyong pagmamahal at paghanga. At sa kaisa pa ho, ang ibig sabihin itong worship sa dictionary means to ascribe worth to something or someone. Pagkakaroon o pagpapakita ng halaga sa isang bagay o kanino man. Dahil mahalaga sa iyo ang isang bagay, mahalaga sa iyo ang isang tao, we don't worship mo siya, sinasamba mo siya. Yan. Now, tinanong po natin sa Hebrew word, ito pong ang worship, doon po sa Hebrew word,
for worship is Shaka. Ang sabi ko, Shaka. Yan, Shaka, ang ibig sabihin nito ay to prostrate in homage to royalty or God. Bow down, yan, paglubod, pag-fall down, do reverence. Ito po'y paggalang o pagbibigay hugay sa Diyos. Yan. So, nandito po tayo, gusto po natin na ipakita yung pagbibigay natin ng paggalang, pagbibigay natin ng pagmamahal, pagbigay po natin ng, nga sabi nga, pagpupugay. Ibig sabihin talaga, we want itaas talaga ang ating Panginoon at hayaan natin na matuwa si Lord sa pamamagitan po ng ating pagsamba. Respeto. Yan. Pag-respeto, pagbibigay pugay sa Kanya at pagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya sa ating mga buhay. Now, ano po yung purpose ng worship? Bakit po ba natin ginagawa ito? Number one, to glorify and honor God. Pagbibigay po ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Tayo po'y nandito, ang ibig sabihin po ng word, ang purpose po ng worship ay bigyan natin ng kaluwalhatian at karangalan ang ating Diyos. Ang sabi po sa, ang ibig sabihin po ng to glorify God is to exalt Him, itaas siya, to recognize Him as supremely worthy of honor. Siya yung karapat dapat na talagang itaas, bigyan ng karangalan, and to acknowledge His divine attributes. Yung pong divine attributes niya, yung pagka-Diyos niya. Yan. Dapat na ma-recognize natin, i-acknowledge natin yon at talagang maitaas siya sa buhay natin. Yun po ang isang purpose ng ating pong pagsamba. Sa Revelation chapter 4 verse 11, makikita po natin yung example na ginawa ng mga anghel at ng mga tao po dun sa kalangitan. Ang sabi po dito sa Revelation 4:11, "Worthy are you, our Lord and our God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and because of your will, they existed and were created." Ipinakita po dito na yung mga anghel at yung pong mga nauna na sa atin na sumasamba sa atin pong Diyos, kaya nila ginagawa yun, tuloy-tuloy ang pagsamba nila doon sa kalangitan. Kasi nga, yun yung pagkakataon na tinataas talaga nila ang atin pong Diyos dahil sabi nga doon, "You created all things and because of your will, they existed." Yung lahat na nakikita natin, yung lahat ng mga mabubuti, magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin ay pinakita po at naggaling talaga sa atin pong Diyos. At karapat dapat lamang na siya ay itaas. Sabi naman po sa Psalm 86 verse 12, ayon po kay David, "I will praise Thee, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify Thy name forevermore." Pupurihin kita, o aking Diyos, ang aking Panginoon, ang buong kong puso, at itataas kita. "I will glorify Thy name." Bibigyan ng kaluwalhatian ang iyong dakilang pangalan. Now, ang isa pang purpose, una po yun, to glorify and honor God. So nandito po tayo, kaya po tayo nandito because we want to glorify and we want to honor God. At pangalawa po, to give Him praise. Yan. To give honor, ibig sabihin po ng honor, bigyan karangalan. Sige, tingnan po natin sa 1 Timothy 1:17. Yan, 1 Timothy 1:17. "Now to the King, eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever." Yan, bigyan naman po ng karangalan. Diba? Sabi nga po kanina, to glorify, itaas siya, tapos yung give honor, bigyan ng karangalan. So, tayo pong lahat na nandito ngayon ay binibigyan ng pagkakataon ng ating Diyos na talagang itaas siya. Bigay natin sa Kanya yung pong karapat dapat na pagbibigay pugay dahil sa maganda at mabuting ginagawa niya sa buhay natin. Now, isa pa po na purpose ng ating pong pagsamba is to praise Him. Pakisabi po, to praise Him. Dito naman po sa praising Him, ang ibig sabihin po nito sa Greek word na halal, Hebrew word halal, it's simple active form means to boast. Ibig sabihin, ipagmalaki. Yan. Psalm 34 verse 2, "I will boast only in the Lord. Let all who are helpless take heart." Aking ipagmamalaki ang aking Diyos, ang aking Panginoon. Lahat ng mga mahihina ay magpakatatag kayo.
Yan. Sino ba, meron ba mahihina sa lugar na to? Na sabi po ng Biblia, magpakatatag ka. At ang kailangan lamang po ay itaas natin ang atin pong Panginoon. Sabi lang po sa Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Tingnan niyo po ang katabi niyo. Buhay mo ba yan? Ha? May buhay po yan? May buhay ba yung katabi niyo? Yan. Ang sabi po ng binasa natin sa Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Ang sino man na mayroong buhay, ano daw dapat natin gawin? Purihin ang atin pong Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, praise is every believer's high and holy privilege and should be our persistent, persevering activity even when we don't feel like praising Him. Ang pagpupuri, yung po mga awitin natin, papasalamat natin sa ating Panginoon, ito daw po ay isang privilegio. Pagkisabi po, privilege. Pag sinabing privilegio, hindi lahat ng tao, diba, ginagawa ito. Now, tayo po bilang mga mananampalataya ay binigyan ng privilegio ng ating Panginoon na talagang purihin siya. Kasi hindi po lahat ng tao nagpupuri sa Diyos. Hindi lahat ng tao nagpapasalamat sa Diyos. At tayo po, bilang mga mananampalataya, gamitin natin itong opportunity ito na binigay sa atin ng Diyos, lalong-lalo na pagsama-sama po tayo sa lugar na ito na itinataas siya. Kasi every time we praise the Lord, sa tuwing itinataas po natin siya, naalala po yung isang kanta, meron isang kanta tayo eh, di ba? Our praise, ano? Yung gano'n, itinataas. Our praise goes up, ala? Meron gano'n, di ba? Our praise goes up, your rain comes down. Yan. Habang itinataas daw natin ang papuri sa Diyos, ano po nangyayari? Ang kanyang ulan po ay bumababa. Ibig sabihin, ang pagpapala ay dumarating po sa atin. Now, mga kapatid, kaya dapat every Sunday, magkaroon po talaga tayo ng desire na sumama sa ganitong gawain. Naniniwala po ako na hindi lahat ng panahon, aminin ko din po sa inyo, hindi lahat ng araw, ako po'y nakakakanta kay Lord kasi unang-una hindi po ako singer. Yan. Pero nag-a-utter po ako ng thanksgiving kay Lord. Pero pag Sunday, di ba, it's my privilege, it's our privilege to sing for God. Na kahit na hindi tayo singer, kahit na hindi kagad kasing ganda ng mga umaawit dito sa harapan ang boses natin, pero ako po pag nasa baba at kumakanta, alay, binibigay ko po yung best ko. Yan. Kasi si Lord ang inaawitan ko. Alam ko, nandito si Lord. Ama, nandito siya, nakikinig siya sa ating mga papuri at ating pumagsamba. Naalala po ninyo yung isang preaching, Malachi chapter 3, verse 15 or 16 yun, that every time we gather, di ba, nag-gather po tayo, tinitingnan tayo at pinakikinggan niya tayo. Yung po mga sinasabi ng bibig natin, pinakikinggan ni Lord. Yung mga awit natin sa Kanya, nakikinig po si Lord, pinakikinggan niya tayo. At ang sabi po doon, merong record, basahin po nyo, balikan po nyo yun. Nire-record ni Lord yung kung sino yung present, kung sino yung nandun sa lugar na yon na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. So brothers and sisters, nandito na rin lang po tayo, nakarecord na rin lang po ang pangalan natin, sana naririnig na ni Lord, naririnig din ni Lord yung mga papuri natin sa Kanya. Amen. Kaya nga sabi ko, it's a privilege. Ang pagpapuri, ang pagbibigay papuri natin sa ating Panginoon ay believer's high and holy privilege. At kailangan po, tuloy-tuloy po ito kahit na minsan parang hindi natin, parang ayaw nating magpuri. Totoo ba yun na may mga panahon na parang tinatamad ka? Yung may panahon na parang ayaw mong ibuka ang bibig mo. Tama? May panahon na parang ayaw mong sumali sa mga ginagawa natin dito. Para bang nanghihina ka. Nararanasan niyo ba yun? Amen. Ako po nararanasan ko po yun. Minsan masama ang pakiramdam ko. Parang
na ako, hindi ako makakanta maliban sa paus ako, maliban sa wala na akong boses. Di ba? Pero sabi po dito, kailangan daw natin, we should be persistent, persevering activity even when we don't feel like praising Him. Ano po ang sabi sa Hebrews 13 verse 15? Tingnan po natin. Ang sabi po sa Hebrews 13:15, by Him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Minsan po, sakripisyo ang pagpupuri sa Diyos. Minsan talaga, mahirap, nahihirapan tayo. Pero sabi dito, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Pakisabi po, continually. Kailangan daw tuloy-tuloy yung paghandog natin ng mga sakripisyo papuri sa ating Panginoon. Kasi totoo po na may mga panahon, nahihirapan tayong umawit para kay Lord. Tama? Nahihirapan tayong sumamba sa Kanya. Nahihirapan tayong magpasalamat. Lalo-lalo na kung meron po tayong mga pinagdadaan ng hindi mga magaganda. Naintindihan po nyo? Ang sabi rito, as we continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips giving thanks to His name. Ito daw po ay bunga ng ating pong pasalamat sa ating pong Panginoon, sa Kanya pong pangalan. Sabi po rito, fruit of our lips. Yes, there are times nanghihina po tayo. May mga panahon na masama ang pakiramdam natin. Pero alam niyo po ba, kung ano ang laman ng puso natin, di ba? Yun po yung lumalabas sa atin pong bibig. So the real issue here sa worship natin is not external issue. Hindi po yung naramdaman natin o hindi yung nakikita natin. But the real issue is the heart condition. Yung condition ng iyong puso. Pag ang puso mo ay mabuti, lalabas ang mabuting mga salita sa iyong bibig. Kung ang puso mo ay punong-puno ng pasalamat sa kabutihan ng ating Diyos, lalabas yan kusa. Kahit na minsan ang katawan mo ayaw. Di ba sabi nga, the flesh is weak, but the spirit is strong. Di ba? Willing. Yan. Mahina ang katawan, pero ang spirito natin, gusto niya yan. Yan. Kaya nga po, napakahalaga na sa ating pong pagsamba, magsimula ito sa ating pong puso. At yun po ang diniscuss ni Jesus doon po sa Samaritana, doon po sa buong chapter 4 ng John. Makikita po natin dito na ibinigay ng Panginoon Jesus yun po most essential principle of worship. Tinuruan po niya yung babae nung tamang pagsamba. So tingnan po natin yung ano po sabi sa verse 23, ulitin po natin, but the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and truth. Ito na daw po ang panahon at ito na yung oras ngayon na na kung saan ang totoong sumasamba na gusto po ng ating pong Diyos, ng ating pong Ama, ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ito po yung hinahanap ng Diyos. So every time na tayo'y pumupunta sa lugar na to, God, the Spirit of God is moving. Sabi nga, siya po ay umiikot sa lugar na ito. Siya po ay nakatingin sa atin pong mga puso. Ang hinahanap po niya ay mga tao na talagang sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sabi nga doon sa verse 24, God is a Spirit, di ba? Ang Diyos ay Espiritu at ang sinuman na sasamba sa Kanya ay dapat nasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Now, brothers and sisters, ito po yung acceptable worship. Ito po yung gusto ng Diyos. Ito yung hinahanap ng Diyos mula sa Kanya, mga taong sumasamba sa Kanya. Ang pagsamba na talagang ayon po sa Espiritu at katotohanan. We have to worship God in spirit and in truth. And in worshiping God, ang kailangan po natin ay ang puso natin. Yan, napakahalaga ng puso. Kasi sabi nga po sa katabi mo, mahalaga ang puso mo. Yan na. Because worship springs from the heart.
nagsisimula sa puso natin ang tunay na pagsamba. Worship must happen between an individual spirit and the Spirit of God. Kung wala daw po ito, kung wala yung pagsamba ng Espiritu mo sa Espiritu ng Diyos, parang po tayong kumakanta na wala lang, empty, void. Yan. Katulad sinasabi po dun sa 1 Timothy, na form of godliness but without the power of the Holy Spirit. Katulad din po doon sa 1 Corinthians 13, na para daw po tayo nag-iingay lang. Yan. Kumbaga, yung mga awitan natin, mga tugtugan natin, ay parang ingay lang. Kung hindi po ito nagmumula sa atin pong mga puso. Kaya mga kapatid, hayaan po natin na talagang mapangiti natin ang ating Panginoon every time na nag-worship po tayo sa Kanya. Because worship must flow out of a heart of worship. Isang puso na talagang nagmamahal at sumasamba sa ating Panginoon. Kung mapasahin po natin ang Biblia, lalo na po sa Book of Gospel, makikita po natin talagang si Jesus, nire-rebuke talaga niya yung mga marami siyang nire-rebuke na mga religious leaders. At particular nga, yung mga taong simbahan, yung mga laging nasa templo, yung mga Pariseo, mga Saduceo, yan. Yung mga taong nagsasabing they are worshiping God. Sa Matthew, makikita po natin yung Matthew chapter 15, nire-rebuke niya ang mga taong ito. Sabi niya, "These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me, and in vain they worship me." May mga tao na nariringgan ng Diyos ng mga papuri at pagsamba, pero alam niya, hindi totoo yung mga lumalabas sa kanilang mga bibig. Katulad po ng mga Pariseo sa templo. Ang haba-haba ng awitan nila, ang haba-haba ng mga panalangin nila, pero nirebuke sila ni Jesus. Empty, sabi niya ganoon, in vain. Lahat ng mga ginagawa niyo sa templo, baliwala yun. Kasi hindi ito nagmumula sa iyong mga puso. So brothers and sisters, today, hayaan po natin ang talaga maintindihan natin yung gusto kong ipaunawa sa atin ng Diyos para nga magkaroon na po talaga ng silbi. Ibig sabihin, magkaroon ng meaning yung pong ating pumang ginagawa sa lugar na ito. Magkaroon ng halaga ba? Parang makita natin talaga na nakarapat dapat tayo na i-bless talaga ni Lord dahil natutuwa siya sa mga worship natin. Amen? So there are two foundations of worship. Napakalaga po nito. Sa ating pong pagsamba, mga kapatid, dapat matutunan po natin na sa tuwing tayo pumupunta sa lugar na ito, as we worship God, number one, worship flows out of one's revelation of who God is. Sino po ba ang Diyos na sinasamba natin? Sino po, anong klaseng Diyos meron ka na kailangan mong sambahin? So yun po muna, revelation of who God is. Kailangan kilala mo ang ating Panginoon. Jesus confronted the woman at the well with this statement. Sabi po sa John chapter 4, verse 22, ang sabi po doon, "You worship what you do not know." Sabi ni Jesus sa babae, sumasamba ka sa hindi mo kilala. Kasi nagmalaki yung Samaritana, di ba, na dito sa bundok na ito, kami sumasamba. Yan. Pero sabi ni Jesus, hindi mo kilala kung sino ang sinasamba mo. No, ngayon po, mga kapatid, tatanungin ko po kayo, gaano nyo kakilala ang Diyos na sinasamba natin sa lugar na to? Kasi alam niyo po, napakalaga po nito. Kasi a person who does not know God at all is not going to be able to worship in spirit and in truth. Kung hindi mo po kilala ang iyong Diyos, kung hindi natin siya kilala, hindi po natin talaga masasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Because we are all limited in our worship by our revelation of God. Dahil kulang po tayo sa pagkaintindi kung sino ang Diyos natin, nalilimitahan ang atin pong pagsamba sa Kanya. Kanina po, diba sabi ko po sa inyo, ang desire ng puso natin dapat pumunta tayo sa isang higher level of worship. Lalong-lalo po dun sa mga matatagal na umaattend o sumasamba.
Every Sunday, nandito ka, ilang taon ka nang sumasamba sa Diyos, ilang taon ka nang nakakasama sa ating pong Sunday worship service. Dapat dumating na po tayo ngayon sa point na meron ng higher level of worship. Yun pong pagsamba natin na hindi pa po natin nararanasan simula pa ng mga nauna. Kumbaga, hayaan po natin na sa panahon ito ay magkaroon ng lalim ang ating pagsambang sa Diyos. At alam niyo po mga kapatid, mangyayari lamang yan kung kilala mo ang Diyos na sinasamba mo. Kasi kung ano yung pagkakilala mo, kung saan hangganan ang pagkakilala mo, yun lamang po, hanggang doon lang din ang pagsamba natin sa Kanya. We can only appreciate Him for what we know of Him. Mabibigyan lang natin siya ng pasalamat, ng papuri, kung ano po ang talagang pagkakakilala natin sa Kanya. Si David po, kung titingnan po natin yung mga experiences niya, sabi nga po sa Psalm 28:6-7, ang lagi po sinasabi ni David, sabi po niya, "Blessed be the Lord because He has heard the voice of my supplications. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices and with my song I will praise Him." Dito po makikita natin na na-discover niya kung sino talaga ang Diyos niya. Ang pagkakilala niya sa kanyang Diyos, sabi niya, "He is my strength and my shield." Kasi nga, nakita niya kung paano siya pinagtanggol ng Diyos mula sa kanyang mga kaaway, mula sa kanyang mga kalaban, na kung saan nakita niya talaga yung pong tulong ng Diyos sa kanya. So ganoon din po tayo mga kapatid, yung revelation ng Diyos sa'yo, yung ginagawa ng Diyos sa'yo sa araw-araw ng buhay natin, kung meron man ho, yun ho yung dapat na nagdadala sa inyo sa malalim na pagsamba. Kung sino ang Diyos na nakilala mo. So kung hindi mo kilala ang ating pong Panginoon, mahirap po na sambahin siya ng mas malalim. Kasi depende mo yan sa lalim ng pagkakilala mo sa Kanya. Yan, yung pong pagkilala natin sa Kanya, yung level, tawag yan, your level of worship is tied to your revelation of the God you worship. Yan. Nakabase sa revelation o sa pagkakilala mo sa ating Panginoon. The higher your view of God, the richer your worship experience. Kung ano po yung nakikita mo sa Diyos, paano mo siya nakikita? Yung mataas na pagkakilala mo sa Kanya. Yan. The higher your view of God, yung pagkakilala mo sa Kanya, the richer your worship experience. Ibig sabihin, may ibigay mo talaga sa Kanya yung pagsamba na dapat na para sa Kanya ayon sa iyong pagkakilala sa Kanya. Kaya kailangan po, taasan natin yung level una ng pagkakilala natin sa Kanya. Tama? So, yun po yung foundation. Number one, yung revelation of who God is in our lives. Sino nga ba talaga si Lord sa buhay mo? Paano ba talaga, bakit mo siya sinasamba? Sinasamba ko po siya kasi pinagaling niya ako. So, He is your healer. Di ba? Sinasamba ko siya kasi naranasan ko na nagumawa siya ng himala. Isang araw talagang grabe yung na-experience ko. Malapit na ako masagasaan. Pero talagang kitang-kita ko yung galaw ng Panginoon na biglang nawala yung sasakyan sa harapan ko. Na-experience yung ako yun. Naalala ko po, bigla kong naalala, ewan ko kung meron dito mga nakasama kami kasi mga unang panahon po nagpupunta po kami madalas sa Araya. Yan, meron pa nakasama sa Araya dito. Ang nauna po mga Kristiyano yun sa JTS panahon. Nalala ko po noon si Tainapol. Yan, Tainapol. Nagdadrive po siya sa sasakyan namin. Ano pa po yun si Marupay. Si Marupay yung nasasakyan. Basta meron kami isang sasakyan na dinadrive po niya. Andun po kaming lahat kasi nga siya yung driver namin. Pauwi na po kami ng Manila. Talagang grabe. Meron talagang parating na malaking truck. At talagang babanggain na kami. Actually, siya yung nag-testify. Kasi nasa loob kami. Siyempre, wala kami alam. Nandun kami sa loob. Siya yung driver. Talagang merong malaking truck na nagbabangga talaga na pa in Jesus name at pumikit lang siya. Yan, in Jesus name at pikit lang ang ginawa niya. Kasi ano po nangyari?
nandun na sa kabila. Isang himala ko talaga. Every time na naririnig ko siya nagte-testify, talagang grabe yung ginawa ni Lord. Yung babanggain ka na, bangga na dapat, di ba? Kitang-kita niya yung truck parating, talagang babanggain siya. Nagulat na lang siya pag mulat niya ng mata niya, nandun na kami sa kabila, at yung bus, yung truck, nakalagpas na. O, saan nangyari? Saan pumunta yung ano? Parang invisible na ano, masakyan, di ba? Parang sinagasaan, pero hindi naman nabangga. Ganun po ang Diyos natin na gumagawa ng himala. So we can worship Him. Kumbaga, kaya mo pasalamat. Talagang grabe yung pasalamat kasi may ginawang himala ang Diyos. Tama? Ikaw, ano po yung himala na ginawa ng Diyos? Ano yung pagkakilala mo sa Kanya? Ano yung ginawa ng Diyos sa'yo na talagang dapat na purihin mo at sambahin siya? Kasi yung revelation na yun, yung kapahayagan na yan, yan ang magdadala sa'yo sa highest worship mo sa Kanya. So kung wala naman, edi wala lang. Ang gano'n, di ba? O kaya hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo pinag-aaralan talaga kung sino ang Diyos mo at wala tayong personal experience. Sabi nga kayo ng ating pong worship leader kanina, di ba? It's hindi sa mga songs, kundi personal, our intimate relationship with Him. Tama? Meron pa yung dapat na intimate, kumbaga malapit na relasyon sa ating Panginoon. Gaano kalapit ang Diyos sa'yo na kaya mo talagang sambahin at purihin siya. Yan. Isa pa po na dapat na talaga ma-experience po natin yung the fear of the Lord. Yan. The fear of the Lord. Kailangan magkaroon talaga tayo ng takot sa Diyos. Lalong-lalo po sa akin pong pagsamba. Kasi na nakakalungkot, may mga Kristiyano talaga na wala ng takot sa ating Panginoon. Hindi ho yung takot, parang takot na sa mundo. Hindi ho. Yung takot sa Panginoon na takot kang gumawa ng kasalanan, takot kang magalit si Lord sa'yo, tama? Takot kang masaktan si Lord. Yan. Kasi minsan po, may mga Kristiyano na nasanay ng sinasaktan ang Panginoon. Nasanay ng nagsisinungaling at nasanay na pinapahirapan si Lord sa mga nakikita sa buhay natin. Hindi ho dapat ganun. Kailangan nating magkaroon ng fear of the Lord. Yung takot ba na ayaw natin siyang masaktan? Ayaw natin siyang magalit? Ang gano'n, di ba? Di ba kasi, okay lang magalit si Lord sa akin, okay lang, masaktan ko si Lord. Alam niyo po, every time na gumagawa tayo ng kasalanan, nasasaktan si Lord. Every time na mali yung direksyon na pinupuntahan natin, nasasaktan po natin ang Panginoon at nawawala ang takot sa Kanya. At dito po sa panambahan natin, the fear of the Lord is the beginning of, lagi na sinasabi, di ba, wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero may babaguhin po natin. The fear of the Lord is the beginning of worship. Yung takot natin sa Diyos, yung bang, dahil takot ka na masaktan mo siya. So, every time na papasok ka sa lugar na ito, gusto mo bigyan siya ng kaluguran. Papasok ka na sasamba sa Kanya, gusto mo maging masaya si Lord. Ayaw mong masaktan siya, ayaw mong magalit siya, ayaw mo na hindi kumibok si Lord. Yan. Nakikita mo nyo? Kasi, ang gusto ko talaga ng Panginoon ay matutunan natin na talagang lumapit sa Kanya ng may kalayaan. Malaya ang spirito natin talagang sasambahin siya. Yan. So, ina-address po natin ito. The first one, yung the core issue first is the fear for the Lord is the beginning of wisdom, and out of that wisdom flows genuine worship. Mula po doon sa wisdom na ibibigay sa atin ni Lord, mula sa takot na meron po tayo sa Kanya, yun pong genuine worship ay talagang lalabas sa atin. Kasi every time na papasok tayo sa lugar na to, alam mong nandito ang Diyos at ayaw mo siyang masaktan at ayaw mong magalit siya. So, dapat yung respeto, di ba? Kailangan nirespeto natin ang presensya ng Diyos. Nakakalungkot po, may mga Kristiyano nasa loob ng church, they don't respect the presence of God.
Alam niyo po, naniniwala ko ba kayo na nandito ang Espiritu ng Diyos? Amen? Nandito siya. So, we have to respect Him. Irespeto po natin yung presensya niya. At hayaan po natin na makita niya mula sa atin yung talagang pagmamahal at pagsamba sa kanya. So, yun po yung number one. Kailangan po na kilala natin ang atin pong Diyos. Yan. Dahil nga ang tunay na pagsamba ay dadaloy sa pamagitan po ng pagkakilala natin kung sino ang atin pong Panginoon. Pangalawa po, worship flows out of gratitude for God's goodness. Yan, napakahalaga din po nito. Kasi mula sa ating pong pusong nagpapasalamat, yan, dadaloy yung tunay na pagsamba. Si David po, dito po sa Psalm 136 verse 1, kung babasahin po natin ang book of Psalms, marami po doon, talagang pasalamat, di ba? Papur at pasalamat lang ang sinasabi niya sa ating Panginoon. Sa chapter 136, O give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Yung buong chapter na yun, kung babasahin po natin, talagang O give thanks to the Lord, lagi sinasabi niya, magpasalamat sa ating Panginoon, for He is good, His mercy endures forever. Kanina po umaga, meron po tayo naging bisita. Gusto ko lang po i-share din sa inyo. Kasi tamang-tama din po yung kumanta po siya eh. Meron po tayong isang pastor na asawa ng pastor yung kumanta po kanina. And nakausap po sila bago kasi pagdating po nila, nasa baba ako ng chorus. Kilala ko naman siya kasi ilang beses na rin po kumakatend sa church. And then ang sabi po niya, nagpapasalamat sila kasi nga ang church room na ito, every time na pumunta sila, nakakapag-rest sila. And sabi nga yan, salamat for pagbibigay daw natin sila sa kanila ng pagkakataon na makasama at makapagpahinga sila dito. Yun, na alam naman po natin, word din po ito ni Lord sa atin na maraming pong pumunta rito, hindi po church din natin. Ibig sabihin, from other churches, pumunta sila rito just to worship God, just to receive God's strength. Yan. Kasi nagiging kalakasan nila, maaaring nagiging kalakasan nila tayo, yung ating pong panambahan, yung ating pong mga ginagawa sa lugar nito. So, everybody is welcome. Yan. Kahit na sino, welcome po dito, kahit taga ibang church. So, nagkaroon po ng pagkakataon kanina, yung asawa po niyang kumanta. And, bless na bless po ako talaga doon sa inawit niya. Kasi ang title po ng inawit niya, hindi mo alam po yung title, pero yung words talaga niya, yung tumatak sa puso ko, pasalamat sa Diyos sa sukdulang, may word yan, magpapasalamat sa Diyos kasi sa sukdulang biyaya at habag. Yan. Bakit yung na-attach kasi ako dun sa word na sukdulan. Yan. Nagpapasalamat siya kasi sa sukdulang pag-ibig, sa sukdulang biyaya ng Diyos sa kanya, na siya na dating masama, tayo po na dating masama, ay binigyan ng pagkakataon na mabago ang buhay. Mabago ang buhay natin. At dahil po yan sa sukdulang biyaya at habag ng Diyos sa atin. Tama? Yan. So, alam niyo po mga kapatid, na yung gratitude, yung pasalamat ay napakahalaga. Dapat maintindihan natin na marami pong blessings si Lord sa atin. Amen? Siguro hindi maraming problema. Marami ba kayong problema? Marami, no? Marami. So, di ba pansinin po ninyo, minsan, sa dami ng problema natin, isa sa ginagamit ng kaaway para hindi tayo magpuri sa Diyos ay mga problema natin. Minsan nga absent ka dahil sa problema eh. Minsan di ka nakakarating sa panambahan kasi namuproblema ka. Tapos may nangyari sa inyo. Kaya hindi ka nakakarating. Parang hinahad lang ka talaga ng kaaway. Tama? May mga pagkakataon talagang madalas. Yeah. Madalas tayong hinahad lang ng kaaway. Para hindi mo tayo makarating sa lugar na ito para hindi tayo magpuri sa ating Panginoon. Now kapatid, count your blessings, not your problems. Huwag niyong isipin ang mga problema. Mas marami po ang pagpapala ng Diyos. Mas marami tayong maiisip na mabubuting bagay na ginagawa ang Diyos sa atin. Pakisabi nga po sa iyong katabi, count your blessings. Yan. Huwag po yung problema niyo. Huwag po yung mga kahirapan ninyo. Marami po yan, pero kapatid, mas marami ang kabutihan at pagpapala ng Diyos sa atin.
Yun po yung tingnan natin. Yun po yung bilangin natin. Tama? So yun, hayaan po natin na magpasalamat tayo. Mapuno ang puso natin ng pasalamat sa goodness po ng ating pong Diyos. Because worship is breathed out of a genuine appreciation for His goodness in our lives. Yung totoong pagsamba, lumalabas po yan pag talagang tayo po ay talagang napupuno ng pasalamat kay Lord. Ang isang maganda example po dito sa Acts chapter 16. Kilala po yung si Paul at saka si Silas. Yan. Sila po ay mga disciples ng ating Panginoon, manggagawa na nakulong, pinarusahan dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. Doon po sa Acts chapter 16, makikita po natin, nakulong si Paul at si Silas, pinahirapan, binugbog. Sinuri na yung nakulong na. Nakulong na ho kayo dahil sa kasamaan na ginawa ninyo. Diba? Kaya kayo nakulong dahil meron kayong ginawa na hindi tama. Tama? Yan. Sino yung nakulong dito na nakulong siya kasi dahil kay Lord? Nakulong siya dahil sumusunod siya kay Lord. Wala. Paano? Dito sa Bible, sa Acts chapter 16, nakulong sila, binugbog sila, sugat-sugat ang sila, nakatali pa sila. Anong daw sabi doon? Ang tali sa kanila ay hindi ba sa tali? Eh, kadena eh. Kamay at paa nila kinadinahan sila. Pero, anong ginawa nila? Nagpasalamat at nagpuri sa ating Diyos. Siguro yung mga nakakarinig, kasi naririnig ng lahat ng mga nasa preso ng time na yun eh. Naririnig yan, nag-worship, naririnig yan, nagpapasalamat. Siguro sinasabihan sila, nagulukor na talaga yung dalawang yan. Binugbog na nga sila, kinulong na nga sila dahil sa kanilang Diyos at sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Eto, nagagawa pa ng magpasalamat at magpuri sa Diyos. Pero ano nangyari? Because of their thanksgiving, because of their worship to God, di ba nakalagan sila? Yung kadena naputol, tapos nabuksan yung ano? Yung kulungan nila. Iba pong ibang topic po yun. Pero meron pong himala talaga na nangyayari pag tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kahit na minsan nahihirapan tayo. Sa tingin nyo kaya, nung kumakanta sila, siyempre hirap na hirap sila. Diba? Kasi nandun pa yung sugat nila. Bagong-bago pa lang yung sugat. Bumbog talaga sila eh. Diba? Binumbog sila. So nahihirapan sila. Pero, nagawa pa rin nilang umawit ng papuri at pasalamat sa Diyos kasi mula sa puso nila, nandun po yung pagkakilala nila sa ating Panginoon. Amen? Kabaligtaran ho ng mga tiga-Israelita yung mga Israelite na pinalabas ng Diyos mula dun sa Ehipto. Yan. Kung titingnan naman po natin yung mga Egyptians naman, napaka-reklamador. Diba? Nakagawa na ng himala, ipinakita na ng Diyos ang himala, umulan na ng mana, tama? Mula sa, hinawi ng Diyos ang dagat, sila po ay, ang kaharap nila ay dagat, ang likod nila ay mga chariots ni Pharaoh, di ba? Mga sundalo na papatayin sila. So sa harapan nila, malulunod sila, pag umatra sila, patay din sila. Pero gumawa ng himala ang Diyos na hati ang dagat. Kaya nakakita na hati ang dagat, pinakita po ng Diyos yan sa kanila. Pinakita din ng Diyos yung pag-ulan ng mana, pag-ulan ng tinapay. Sa kanila po naranasan nila. Umulan ng tinapay. Paggabi, may clouds of fire. Ibig sabihin, meron nagbabantay sa kanila. Tapos pag-araw, merong clouds, yung glory ni Lord, yung ulap, hindi sila, siyempre naglalakad sila eh, traveling sila eh, tama. Sa araw, merong ulap na naka-cover sa kanila. Tayo nga, konting araw lang, nagagaling na tayo. Iba na, init-init. Sila, talagang covered sila ng cloud sa araw. Sa gabi, merong mainit na iinitan sila nung apoy ng ating Panginoon. Ganun sila, yung gawa ng Diyos sa kanila. Pero despite of all those things, reklamo ang nangyari. Nagreklamo pa rin sila. Kaya ang resulta, hindi sila nakapasok sa promised land. Yan. Kasi sabi nga sa iyong katabi, huwag ka kasi magreklamo. Baka hindi ka makapasok. Baka mamaya sa reklamo natin eh. Hindi natin mapasa atin yung mga blessings ni Lord at para sa iyo na nga. Yan. Okay ba? Yan. So hayaan po natin talaga magpuno ng pasalamat. Imbis na magpasalamat itong mga tao dito, nagreklamo sila. Huwag po ganun. Tayo po, hayaan natin magpuno ang ating pumpo.
puso na pasalamat sa atin pong Diyos. Habang sabi nga po sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Salamat sa Diyos sa buhay mo. Isa kang pagpapala. Yan. Alam niyo po ba yung katabi ninyo? Yan po ay pagpapala mo na sa Diyos. Amen? Yan. At marami po yung pwedeng gawin para pagpalain ka. Ikaw din, kapatid, marami kang pwedeng gawin para pagpalain yung katabi mo. Let's allow the Lord to use us to bless one another. Amen? Para patuloy namang masalamat tayo sa ating Panginoon. So, naintindihan po yung dalawang bagay na kailangan po natin, foundation, napakahalaga. Ano po yung number one? Revelation. Diba kailangan magkaroon po tayo ng kapahayagan mula sa Panginoon. So, two foundations of worship. Ano po yun? Revelation and gratitude. Kailangan magpasalamat tayo sa ating pong Panginoon. At ang ating pong pasalamat sa Kanya ay magmumula po sa deep understanding natin of who God is. So, ang dalawa pong ito related to one another kasi yung deep understanding, kung ikaw po'y merong pagkaunawa kung sino ang Diyos sa'yo, it will produce gratitude in our lives. Magkakaroon po talaga ng pasalamat sa ating pong buhay para po sa ating Diyos. Time in the Word opens the opportunity for knowing God better. Ito po, napakahalaga po nito. Kailangan po nating alamin ang salita ng Diyos. Kaya nga, time in the Word. Oras sa salita ng Diyos. Kaya nga po tayo ay tinuturoang mag-devotion. Ama? Kaya po tayo minsan pinipilit mag-devotion. Kasi kailangan po natin ito. Ito po yung opportunity para sa atin para makilala natin ng lubusan ang ating Panginoon. Mga kapatid, magpakasipag po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magpakasipag po tayo sa pag-alam sa salita ng ating pong Panginoon. Kasi dito po lalabas talaga yung pong revelation ng ating pong Panginoon sa atin, yung pong kapahayagan na gusto mong ipahayag sa atin ng ating Panginoon. So we have to give time, spend time in the Word, spend time in the Lord. Magbigay po tayo ng oras sa ating pong Panginoon. Magbigay po tayo ng oras sa ating pong pag-aral ng salita ng Diyos. Kasi doon po natin makikilala kung sino talaga ang ating pong Panginoon. Amen? At dahil po doon, yan, the practice of thanksgiving points us in right direction for worship. Ang isa pong puso na punong-puno ng pasasalamat sa ating Diyos, hindi pwede walang lumabas sa iyong bibig. Because out of the abundance of our heart, our mouth speaks. Diba? Mula sa puso po natin, lalabas po yan sa mga bibig natin. Kaya pag tayo po ay sama-sama umaawit sa atin pong Panginoon, yes, may mga pagkakataon na, may mga tao na kumakanta nang wala sa puso. Totoo po yan, meron. Marami. Diba? May ginagawa tayo na pag-worship sa Kanya, pwedeng singer ka, sumasayaw ka, tumutugtog ka, o naman yung ginagawa natin, na pwedeng ginagawa mo yan ng wala sa puso, na hindi nagagaling sa puso. Acting lang ba? Madali lang eh. Magaling ka namang kumanta, magaling ka namang tumugtog, magaling ka namang sumayaw. Yan, pwede, di ba? Pero ang isang puso, isang tao may puso ng punong-puno ng pasasalamat at pagmamahal sa Diyos, hindi pwede, walang lumabas sa papuri sa kanyang pagbibig. Laging merong papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hindi rin po pwede nananahimik ka lang. Kasi ang isang tao na punong-puno ng pagmamahal at pasasalamat sa kanyang puso, it will flow. Lalabas po yan. Tama? Lalabas yan. Naintindihan po? So nawa, may pakita po natin sa Diyos ang ating pong pamamahal sa pamamagitan po ng ating pagsamba. Nakikita dapat. Hindi dapat tahimik. Although, hindi ko masasabi sa inyo, yung mga tahimik ay hindi sumasamba kay Lord. Mula sa puso kasi yun, di ba? Talagang mula sa puso nakikita. Kaya lang, pag nasa panambahan po tayong katulad dito, agad nang sabi ko sa inyo kanina, this is an opportunity for all of us. Sabi nga, hi, and holy privilege na talagang maipakita natin at maiparamdam natin sa Diyos ang ating pong pagmamahal at ang ating pong pagsamba sa Kanya.
Kaya sa mga ginagawa po natin mga kapatid, lagi po niyong iisipin, nakatingin si Lord sa puso natin. At ang sabi po sa John chapter 4, God the Father is seeking worshipers that will worship Him in spirit and in truth. Ito yung gusto ng Diyos wala sa atin. Isang pagsamba na naayon sa Kanyang katotohanan, ng Kanyang salita, at sa Kanyang Espiritu. Every time you come here in this place, may your heart be prepared in worshiping God. Huwag po nating baliwalain yung pagpasok o pagpunta natin sa lugar na ito. We have to respect the presence of God and we have to give glory, honor, and praise to Him. Pwede tumayo tayong lahat. At sa oras na ito, hayaan po natin na talaga may bigay natin sa Kanyang patuloy ang mga papuri at pagsamba na nais po niya. Bago po tayo umuwi, kanina po umaga kay Word si Lord sa lahat ng mga sumasamba sa Kanya. Ang word po niya kanina umaga is, I have prepared a gift for you. And I believe kasama po tayong lahat na panghapon na binibigyan po ng regalo ngayon ng aming Panginoon. This is the Lord's Day, special day, and He has something special for you. Meron pong special na gusto ibigay ang Diyos sa'yo. Be ready to accept it. Maging handa ka nawa. At nawa bago ka umalis, bago ka lumabas sa lugar na ito, matanggap mo ang regalo ito na gusto ng Diyos ibigay sa'yo. Sa lahat ng mga sumasamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Sige po, ilang minuto, let's worship our God and let's allow the Holy Spirit to move in our midst. And you, ikaw din, bigyan po kanina ho, medyo nahirapan ka na sumamba kay Lord at hindi mo na ibigay yung best mo. Eto po, meron pang oras para gawin po natin ito bago tayo umuwi at tanggapin mo yung regalo ng Diyos na ibigay sa'yo. Those who are ready to receive this gift, naniniwala po mo, maalis ka, hawak-hawak mo, taglay-taglay mo ang regalo ito mula sa ating Panginoon. Let's all worship our God.
presidente. Sa'yo ang lahat ng pag-uwi.
po kayo kay Ate Aileen, andun po siya, yung meron pong daladalang placards na nakagay welcome. Lahat po first time, sige po pakidala na lang po Jessica at saka si Bon, pakidala na lang po sila kay Aileen. Yung mga first timers po natin. Amen. Sige po, bago po tayo umuwi, tayo po tayo lahat at tayo mag-celebrate ang goodness ng Lord as we worship Him and praise Him as He accepts our worship. Hallelujah.